Itinuturing siya na pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng liga. Miyembro ng 25 greatest PBA players at nananatiling malaking pangalan sa larangan ng Philippine basketball. Siya po si Robert Vincent Salazar Jaworski, o mas kilala sa tawag na Sonny Jaworski. Si Jawo po ay tubong Maynila. Polish American po ang kanyang ama, habang Ilocana naman ang kanyang ina na mula sa Baguio. Sa murang edad pa lang ay nahilig na ang batang Jaworski sa paglalaro ng basketball at kabi-kabilang interbarangay na ang kanyang sinalihan. 1960s nang mapasok siyang varsity player noong kolehiyo para sa University of the East, kung saan marami ang pinahangan ito dahil sa husay sa paglalaro. 1965 at 1966 naman nang bigyan niya ng back-to-back title ang kanyang eskwelahan, kaya naman napili siyang magrepresenta ng ating bansa upang lumahok sa Asian Basketball Championship. Ito po yung naging FIBA Asia Cup ngayon, at dito nga ay nasungkit nila ang gintong medalya. 1967 naman nang maglaro ito para sa Eco Painters sa ilalim ni Caloy Loysaga sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association, or MICA, bago naman naglaro para sa koponan ng Meralco noong 1970s, kung saan nahirang pa siyang most valuable player at itinuring noon na isa sa pinakamahusay na manlalaro ng liga. Lamang ay napatawan ito ng lifetime ban ng Basketball Association of the Philippines nang asultuhin niya kasama si Alberto Reynoso ang dalawang referees sa gitna ng laban sa harap ng maraming manonood. Dahil dito ay mahigit isang taon silang hindi nakapaglaro sa liga at hindi rin sila isinali sa ating RP team na lumahok sa Olympics. Nitong mga panahon naman, naging abala si Sonny sa paggawa ng mga pelikula. Sa tulong ng ilang politiko at opisyal ay na-lift ang ban sa kanilang dalawa at muli silang nakapaglaro. Nang madisband naman ang team ng Meralco ay napabilang siya sa koponan na Comacho Comets, kung saan una niyang naging kakampi si Francis Arnaiz. Dito ay kapwa nila dinala sa kampiyonato ang kanilang team na kalaunan nga ay nagpalit ng pangalan at tinawag na Toyota Comets. Dahil naman sa pagkakahawig ng kanyang laro sa NBA player na si Oscar Robertson na may bansag na The Big O, ay tinawag naman siyang The Big J. Minsan pa siyang napabilang sa 1974 FIBA World Championship, kung saan binawi nila ang corona para sa ating bansa. Nang maitatag ang Philippine Basketball Association, or PBA, matapos magsara ang MICA, ay isa si Sonny sa mga players na napabilang sa pioneer team ng Toyota. Dito ay kasama din niya si Arnaiz, Ramon Fernandez, Oscar Rocha, ang magkapatid na Reynoso, at marami pang ibang mahuhusay na manlalaro. 10 taon ang inilagi niya sa team na ito, kung saan 9 na kampiyonato ang kanyang nakuha at nahirang pa itong MVP noong 1978. Ito ang taon kung saan nag-average siya ng 20 points, 12 assists at 9 rebounds per game. Nang madisband naman ang team ng Toyota noong 1983 at naibenta ang prangkisa nito sa kumpanya ng Asia Brewery, na noong mga panahon na yon ay tinatawag na Beerhausen, ay mas minabuti ni Jaworski na sa ibang team na lamang maglaro. Dito siya napunta sa koponan ng Gilbis Jean, kasama naman ang dati niyang teammate na si Arnaiz. Ang dating kulelat na team ay naging instant powerhouse. Nakatapat nila ang dominanteng team na Crispa sa finals, nga lang ay bigo silang makuha ang titulo. Nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng coach ng Gilbis na si Arturo Valenzona at ang star player nila si Jaworski, ay pinili ng management ng team na palitan ng coach at ilagay si Sonny bilang kanilang playing coach. Lalo namang umakyat ang popularidad at karisma nito sa mga tao ng mga panahon na iyon. Dito rin nagpalit ng pangalan ng koponan at tinawag ng Ginebra San Miguel. Sa pangunguna niya ay 5 kampyonato ang nakamit ng Ginebra, at itinuring ito na pinakasikat na koponan na may pinakamaraming tagahanga. Sa mga panahon ding ito, isinilang ang kanilang never say die spirit na lalo namang tinangkilik ng mga manonood. In 1998 nang magpa siya itong iwanan ang basketball at sumabak sa politika, kung saan hindi naman siya nabigo nang manalo ito bilang senador. 6 na taon itong nanungkulan at muling tumakbo noong 2004, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi napinalan.
May ilang pagkakataon pa nga na nabigyan siya ng offer na muling mag-coach sa PBA at maging ang posisyon ng commissioner, ngunit kanya itong tinanggihan at pinabuti na lamang nagugulin ang kanyang oras, kapiling ang kanyang pamilya at malayo sa mata ng publiko. Samantala, narito pa ang ilan sa mga career highlights ni Robert Sonny Jaworski. Bagamat humigit kumulang dalawang dekada na nga ang nakararaan mula nang huli itong maglaro sa hardcourt, si Robert Sonny Jaworski po ay nananatili pa rin isa sa mga mukha ng PBA at koponan ng Ginebra. Patunay lamang kung gaano kasolido at kaloyal ang mga Pinoy basketball fans sa kanilang mga hinahangaang manlalaro. Samahan niyo po muli ang PH Sports Bureau na balikan ang nakaraang panahon ng ating paboritong liga at muling kamustahin ang mga dati nating hinahangaang manlalaro. Doon po sa mga hindi pa nakakapanood ng mga naitampok na natin dati, nasa baba lang po ng description ang link papunta sa kanila. At kung may nais kayong itampok na dating PBA player para sa ating susunod na segment, ay mangyari lang po na i-comment sa baba ng video at akin naman itong babasahin. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification para una kang makaalam ng mga bagong labas nating videos. Hanggang sa muli! DJ Production.
never.